Si Padre Pio ay higit na kilala sa kanyang malalim na karunungan tungkol sa panalangin at kapayapaan. Sa kanyang stigmata, sa mahimalang mga ulat ng kanyang bilocation, sa physical na pag-atake ng Diablo, at ang pagiging biyahasa sa espiritual na buhay. Isa sa pinakatanyag na santong katoliko ng ikadalawampung siglo, si San Pio ng Pietrelcina, na karaniwang kilala bilang Padre Pio, ay isang prayling Pransiskanong Kapuchino, pari at mistiko. At isa sa kanyang magandang payong iniwan sa atin ay ang sumusunod. Ang 1,000 taon ng pagtatamasa ng palwalhatian ng sangkatauhan ay hindi man lang kasing halaga ng kahit isang oras ng matamis na pakikipag-usap kay Jesus sa banal na sakramento. Ngayong araw, ating babalikan bilang pagrerepaso o pagre-review ng ilang mga bagay tungkol sa buhay ni Padre Pio na akin ang itinampok sa mga maraming video sa nakaraan sa channel na ito. Samahan ninyo ako at ating revisahin sila at naway paigtingin at linangin nila ang inyong kaalaman tungkol kay Padre Pio. Magandang araw po sa inyo lahat. Narito po muli ang inyong tagapagtanghal, si Jose Maria Alcacid. Halina kayo't subaybayan ang ating episodyo ngayong araw. Manatiling nakatutok at panoorin. Narito ang 13 mga katotohanan tungkol sa buhay at pananampalataya ng banal na prayling Kapuchino. Ipinanganak noong 25 ng Mayo 1887, May 25, 1887, sa Pietrelcina, Italia bilang Francesco Forgione, naglingkod siya bilang isang sakristan sa kanyang lokal na parokya. Sa murang edad ng 5, inilaan niya ang kanyang sarili kay Jesus. Sa edad na 10, ang kanyang pamilya ay nagtanong-tanong upang malaman kung paano siya maaaring maging isang Kapuchino. Praile. Bilang isang batang binatilyo, si Francesco ay binigyan ng pangalang Pio o Pius nang pumasok siya bilang isang baguhan. Ipinangako niya ang kanyang mataimtim na panata pagkaraan ng 3 taon. Pagkaman sanay sa paghihirap sa gitna ng mahinang kalusugan sa kabuuan ng kanyang pag-aaral, siya ay naordinahan bilang pari noong 1910. Makyat siya sa kabundukan ng Gargano, papunta sa liblib na monasteryo sa kanayunan ng San Giovanni Rotondo noong 1916. At nanatili siya doon sa loob ng 50 taon hanggang sa kanyang kamatayan noong 23 ng Setyembre 1968. Noong 20, 1918, natanggap ni Padre Pio ang stigmata habang nagdarasal sa isang simbahan. Ang mga sugat ay nanatiling nakikita sa kanyang katawan sa buong buhay niya. Ang mga sugat ay nasa kanyang mga kamay, paa at tagiliran, nakatumbas ng mga sugat na dinanas ni Jesus sa kanyang pagkakapako sa krus. Tinutukoy bilang amoy ng kabanalan, ang dugong nagmula sa mga sugat ni Padre Pio ay sinasabing amoy pabango o may amoy ng bulaklak. Ang katangian ay pinakita rin ng iba pang mga santo na nagpakita ng mga marka ng stigmata. Habang nakikinig sa mga kumpisal, ang santo ay nakakaamoy ng mga bulaklak habang ang mga kasalanan ay pinagtatapat.
Naghihintay ng 2 linggo ang ilang nagsisisi para lamang bisitain siya sa kumpisalan. Nababasa ni Padre Pio ang puso ng mga nagsisisi na nagpapaalala sa kanila ng mga kasalanang nakalimutan o di ipinagtapat. Minsang sinabi ng santo, ang pangungumpisal ay ang paliguan ng kaluluwa. Dapat kang pumunta kahit isang beses sa isang linggo. Ayokong ipagpaliban ng mga kaluluwa ang pangungumpisal ng higit sa isang linggo. Kahit na ang isang malinis at walang taong silid ay nagtitipon pa rin ng alikabok. Balikan ito pagkatapos ng isang linggo at makikita mo na kailangan itong walisan ng alikabok muli. Mula sa murang edad, si Padre Pio ay binayayaan ng makalangit ng mga pangitain. Ngunit nakaranas din siya ng espiritual na pakikidigma, kabilang ang mga pag-atake ng Diablo. Sa isang aklat na isinulat ng yumaunang si Padre Gabriele Amorth tungkol kay Padre Pio, sinabi ng tanyag na eksorsista ng Roma na ang dakila at patuloy na pakikibaka sa buhay ng santong ito ay laban sa mga kahaway ng Diyos at ng mga kaluluwa, ang mga demonyong naghangad na bihangin ang kanyang kaluluwa. Sinabi ni Padre Amorth, nagpakita sa kanya ang Diablo sa iba't ibang anyo bilang isang itim na pusa, mabangis at nagbabanta, o bilang isang nakapangdidiring hayop na may malinaw na intensyon na takutin siya, o sa ilalim ng itsura ng mga hubad at mapanuksong mga dalagita na umiindak ng malalaswang sayaw na halatang sinusubok ang kalinisang puri ng batang pari. Gayunpaman ang pinakamasama ay nang ang Diablo ay nagmisto lang ang kanyang espiritual na direktor o nagkumbaring si Jesus, ang Birheng Maria o si San Francisco. Pinatunayan ng maraming saksi ang kakayahan ni Padre Pio na pumunta sa maraming lugar ng magkakasabay. Naaalala ng mga kapwa prayer na namataan siya na nagdarasal sa labas samantalang alam nila na nasa kanyang silid pa siya. Ang ilang mga salaysay ay nagmula sa iba na nagsasabing nakita nila siya sa iba't ibang mga kontinente sa buong mundo. Kung paano nararanasan ni Padre Pio ang gayong mga kakayahan, ang pinakamalapit na paliwanag niya tungkol sa bilocation ay ang pagsasabing nangyari ito sa pamamagitan ng pagpapalawak o extension ng kanyang personalidad. Kabilang sa mga pinakakapansin-pansing mga dokumentadong kaso ng bilocation ay ang paglitaw ni Padre Pio sa himpapawid sa ibabaw ng San Giovanni Rotondo noong 2 digmaang pagdaigdig. Habang ang katimbugang Italia ay nanatili sa mga kamay ng Nazi, ang mga Amerikanong bumbero ay binigyan ng tungkulin na salakayin ang lungsod ng San Giovanni Rotondo. Gayunpaman, nang lumitaw sila sa ibabaw ng lungsod at naghanda na pakawala ng mga bomba, isang praile na nakasuot ng kayumanggi ang lumitaw sa harap ng kanilang sasakyang panghimpapawid. Ang lahat ng mga pagtatangka upang pakawalan ang mga bomba ay nabigo. Sa ganitong paraan, tinupad ni Padre Pio ang kanyang pangako sa mga mamamayan na maliligtas ang kanilang bayan. Nang maglaon ang isang Amerikanong basing panghimpapawid o airbase ay naitatag sa Foggia, ilang milya ang layo sa San Giovanni Rotondo, ang isa sa mga piloto ng insidenteng ito ay bumisita sa monasteryo at natagpuan sa kanyang pagtataka ang praile na nakita niya sa himpapawid noong araw na iyon sa ibabaw ng San Giovanni Rotondo.
Ang isang doktor na sumuri sa katawan ng santo na naroroon nung siya ay namatay ay napansin na ang mga sugat ng stigmata ay ganap na gumaling at naglihilom. Walang anumang bakas o peklat. Inilagay ang bangkay ni Padre Pio sa isang kabaong sa simbahan ng monasteryo upang bigyang daan ang mga peregrino na makadalaw at manalangin. Ang lahat ng mga selda kung saan tinirahan ni Padre Pio sa Italia ay nilagyan ng mga luma at antigong mga muebles para maging eksakto ang itsura ng mga ito noong unang bahagi ng 20th siglo. Ipinagmamalaki din ang bawat lugar ng isang maliit na museo na may mga relikya at kagamitan mula sa kanyang buhay. Maraming mga himala ang naiugnay sa pamamagitan ng santo, kabilang ang kwento ni Gemma di Giorgio, isang batang babae na bumisita kay Padre Pio. Ipinanganak na bulag na walang mga pupil, yung bilog na naitim sa ating mata, na wala siya nito sa magkabilang mata. Himalang nakamtam niya ang kanyang paningin pagkatapot bisitahin si Padre Pio. Ang talagang kamangha-mangha ay bagaman na nakakita na siya, wala pa rin siyang mga pupils. Namuhay sa pagdurusa, pinahirapan ng pisikal na sakit at karamdaman, nakapagtayo si Padre Pio ng ospital sa tulong ng mga mapagbigay na mga donante o sponsor. Ang Casa Sollievo della Sofferenza na nangangahulugang tahanan para sa kaginhawahan ng pagdurusa ay pinasinayaan noong 5 May 1956. Ang ospital ay nakatirik sa ibabaw ng burol na tinatanaw ang San Giovanni Rotondo. Simula sa humigit kumulang na 250 ang kama at halos sapat na kagamitan, kilala na ngayon ang ospital para sa mga makabagong pasilidad at serbisyo nito. Naging biyato noong 1999 si San Padre Pio ay kinanonisa bilang santo noong 16 ng Hunyo 2002, June 16, 2002, nang yumaong Papa si Juan Pablo II. Kilala siya ng mga Katoliko bilang San Pio ng Pietrelcina. Mahigit 500,000 ang dumalo sa kanyang kanonisasyon. At yan po ang ating pagtatanghal ngayong araw. Para sa mga detalye ng mga katotohanan ang ibinahagi ko, mangyaring balikan ninyo ang ilan sa mga episodyong aking ibinahagi sa nakaraan na tinatalakay ang mga puntong aking ibinigay sa inyo ngayong araw. Puntahan lang ang main channel ng Ang Tinig ni Padre Pio at piliin ang video sa menu. At bago po tayo magwakas, mangyaring mag-like, mag-komento at i-share din po ninyo ang videong ito. Suportahan kami sa pamamagitan ng paglahok sa samahan ng aming mga buwanang mga donante at taga-suporta na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. At sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang mga pamisa na lingguhan o buwanan na depende sa halaga ng inyong buwanang abuloy o donasyon. Bilang regalo sa inyong paglahok, makatatanggap po kayo ng pinasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na naayon po sa halaga ng inyong buwanang abuloy. Bisitahin ang aming website para sa mga detalye ng paglahok sa www.angtinignipadrepio.ph www.angtinignipadrepio.ph o makipag-ugnayan po kayo sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadrepio@gmail.com angtinignipadrepio@gmail.com. At para sa ating mga bagong tagapanood, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe
sa aming channel ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na button sa ibaba at ang kampanilya o ang notification bell sa kanan nito para maabisuhan namin kayo sa aming mga susunod na mga episodyo sa hinaharap. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood sa aming channel. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.